Yan si Manny Pacquiao. Bakit mo sasayangin ang pera mo? Bakit mo gustong umano sa politika? Hindi dahil gusto mong makatulong sa kapwa mo. Nakakatulong ka naman ang hindi ka nasa politika eh. Mas masarap pa nga magiging buhay mo, wala kang iisipin, hindi ka kakantsawan ng mga tao, hindi ka nila sisigawan, hindi ka nila mumurahin kung sakali magkamali ka. Bakit kailangan pumasok sa politika? Sagutin mo yan, Manny Pacquiao. Bakit mo gustong sumali sa politika na maging presidente? Gusto mo pa rin sumakita ulo? Diyan, pagkakonti ang pagkakamali mo diyan. Katulad din ng gagawin, ng ginawa nila kay Duterte. Pag hindi mo sila napagbigyan, pag wala silang nanakaw, sisirain ka din nila. Ganyan yung politika diyan sa ating kadumi. Mag-isip ka, Manny Pacquiao. Tatapon mo ang pera mong pinaghirapan dyan sa politika? Bakit hindi palaguin yung pera mo na pinaghirapan mo? Halos mamatay-matay ka na sa kabuboksing sa mukha mo. Pinaghirapan mo yung perang yun, palaguin mo sa mabuting paraan. Nagpapastor ka pa. Bakit? Ang pagpapastor, huwag mo kaming gawin tanga. Ang pagpapastor, kumikita rin ang pera yan. Yan mga religyo-religyo na yan. Kumikita rin sila ng pera. At saka yung mga taong nagbibigay sa inyo ng donation. Eh, sana pupunta yung perang yun? Sasabihin nyo, pinagdayaw nyo ng bahay? Alam ko yan. Mga pastor-pastor na yan. Kumikita kayo ng pera. Ginagamit ninyo ang Diyos. Hindi nyo dapat ginagamit ang Diyos. Hindi nyo dapat dinadamay sila sa mga kalukuhan ninyo, sa mga politika ninyo, sa mga kung ano-ano nyo. Diyan ako naiinis. Ginagamit nyo ang Panginoon Diyos sa mga katarantaduhan ninyo. Isang araw susunugin ang lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa gusto nyo lang magkaroon kayo ng power, magawa nyo lahat ng gusto nyo. Manny, mag-isip ka. Hindi mo kailangan magpolitika kung talaga no. Pag naubos yung pera mo, kawawa ka. Balik ka na naman sa zero. Iwanan ka rin na asawa mo. Oh. Hindi kayo, ano, ewan ko, hindi kayo, wala kayong kasiyahan sa buhay nyo. Pag nakahawak kayo ng pera talaga, gusto nyo mas higit pa ron. Mas higitan nyo pa ron. Ang ginudyos nyo, hindi yung Diyos. Ang ginudyos nyo, yung pera, yung kayamanan na gusto nyo makuha. Sabihin na natin ang totoo at aminin ninyo ang totoo. Hindi dahil sa ano. Hindi dahil sa gusto nyo makatulong sa tao. Hindi, wala pa kayo natutulungan at hindi nyo kayang tulungan ang galing sa pera ninyo na pinaghirapan nyo ang buong Pilipinas dahil sa dami ng tao naghihirap, nagugutom, walang makain. Nakikita ko yung mga pinapalabas dyan sa Facebook. Mabuti pa nga yung mga vlogger na maliliit, nakakatulong sila. Nabibigyan nila ng kahit konti, kahit papano. Napapagawa nila yung bahay kahit na hindi mansyon. Ang bahay nila, masaya na sila. Pero kayo, ano? Si Carpio, tanungin nyo, ano na itulong niya? Ano na ibigay niya sa mga tao mahihirap? Wala. Kung hindi pumunta siya sa abroad at mamulitika, manira ng kapwa niya. Pati ba naman yung sa dagat na yan, pinag-aawayan ninyo? Pinag-aaway niyo ang Pilipinas at ang China? Ano? Kung magkagera, kung magkaroon na ano, maililigtas niyo ba ang buong Pilipinas? Maililigtas niyo ba yung mga tao dyan na nagugutom? Yung mahirap? Siguro kayo mayayaman, makaka-flight kayo kung saan. Maililigtas niyo yung sarili. Eh, paano yung mga taong mahihirap? Hahayaan niyo na lang mamatay? Wala kayong mga ano, awa sa kapwa ninyo. Yang kayo. Yang kayo magaling. Mga hayop kayo. Sana tamaan kayo ng ano, kung hindi man ang kidlat, ng kumidlat, mauna na kayo mamatay na lahat na mga politikang mga sakim sa lahat.
Wala kayo na itutulong. Oy, hindi dahil galing sa bulsa nyo ang itinutulong na iba dyan. Galing din yan sa gobyerno. Yung mga tao nagbabayad ng buwis. Yung pera niyan, yan ang inaanin nyo. At hindi nyo nga, binubulsan nyo pa eh. Kakapal ng mga mukha ninyo eh. Imbis sa itulong nyo, binubulsan nyo. Lalagay nyo sa bituka nyo, sa pamilya nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Ngayon lang ako nakakita talaga na ganyan. Diyan lang sa atin talaga. The only one. Sa Pilipinas lang. Kaya kung kami kutsain dito ng mga tiga rito sa Europe, na basura rin kami sa kanila. Ang dahil sa inyo, mga politika sa atin na magnanakaw. Ganyan. Minamaliit din kami. Hindi nyo lang nakikita. Sobra na kayo. Imbis na tulungan yung kapwa nyo, hindi. Wala kayo na itutulong. Kaya kami, kahit saan, kita nyo Saudi, mga tao nagpupunta ron, ng mga Pilipino. At tingin sa kanila ng mga tiga ron, ano? Basura. Alila. Ganun. Kahit saan kami magpunta ng mundo. Pag hindi ka super yaman, wala ka. Kaya lang hindi, ang difference lang ng Saudi at dito sa Europe, hindi sila nag-aano ng mga tao. Na kahit na nagtatrabaho ka sa kanila, hindi kanila sasabihin na masasakit. Kaya lang, pag nasa labas ka at nakita ka ng iba, bumalik kayo doon sa bansa ninyo. Bumalik kayo doon sa bansa ninyo, mga magnanakaw ang tao doon, mga corrupt, pinaka the worst na corruption is sa Pilipinas. Di ba kayo na nun? Kayo tatawa-tawa na mayayaman dyan sa atin? Mga putang ina ninyo. Kaya pati ko nakakapagmura, mga hayop kayo. Mga kriminal din kayo, mga politika, mga judges na yan. Siguro, hindi lahat ng judges, pero yun si Carpio. Ay nako, ewan ko. Marami na rin akong judges na nakilala no araw. Puro mga bayaran din. Makakita lang ng salapi. Akala mo, ano na. Kaya nako, ewan ko. Nako, minsan ayoko na magbukas ng Facebook eh. Mga nakikita kong yan. Mga hayop na yan, mga kriminal, buisit, dyan nga kayo, mga buisit kayo, mga politika. Ikaw, mabuti ang puso mo, hindi mo gagawin yon sa kapwa mo. Hoy, kayo mga nag-ano na naman ng panibagong mga ano dyan sa politika, mahiya-hiya naman kayo, kakapal ng mga mukha ninyo, mga hayop kayo. Hindi kayo mga mamatay tamaan ng virus para matodas kayong lahat, malipong kayong lahat ng kampon ng Satanas. Inaano nyo yung mga tao nananahimik. Tinutunin yung nananahimik si Sarah, isasali nyo na naman sa ano. Bakit ninyo nananahimik yung tao, walang sinasabi sa inyo, ang ginagawa nyo, sinisira nyo? Ano yan? Ganyan ba dyan sa atin politika? Siraan? Kakapal ng mga mukha ninyo? Hindi pa rin kayo na ano. Nako, ewan ko, nakakasawa kayong pakinggan na araw-araw ko kayo nakikita. Pero hindi ko naman sa kinakampihan ni si mga Duterte. Pero totoo sila eh. Nakikita ng tao kung ano yung nasa isip at puso nila. Sila ang totoong tao. Hindi naman sila siguro bilyonaryo o ano na super yaman.